Mang Bren pa, pero yung Bren na nabuo ng 2020, nung pumasok ng Season 6, never nagkaroon ng switching. Ngayon, nandito na si Malik Wolf. Well, ang pinaka-switch na nakita natin ni si EJ, but at same time kay Lastion, ngayon, ang sobrang kakaiba dito is yung kanilang captain, yung kanilang, si El Capitan, Few, ay hindi maglalaro. Ito yung masasabi kong kakaiba talaga. At I don't know if this will be the good decision para sa Bren Esports. Pero, tingnan natin si Malik. For the first time nga magkakaroon ulit ng bata dito sa Bren Esports. So, baka magbigay ng ibang dynamic yun. Kalidad Bren Esports ba yung nabigay nilang training dito kay Malik? Kasi alam natin, pag tatak Bren Esports, tatak world champion eh. Yeah. So, yeah. Now, Malik, tingin ko nakaka-pressure din para sa kanya to eh. Yes, definitely. Itong mga kalaro niya ngayon, mga world champion. Lalo na ikaw ay first time na maglalaro. Malik is a well-known guy then sa social media because of his place. And now, up against Omega na mukhang ML na ML na. Now, we are seeing Kelra in the play. This time, Omega ni lock in na. Familiar si Wolf sa hero na to. Nandito na si Renjo. Renjo Pacquiao bilang ang first pick. Yep. And look at this, Bren Esports, even though wala si Few, mauuna pa rin ang Selena priority para sa kanila. So this is Bren Esports saying na ang gusto nilang gawin ay pabilisin yung jungle nila. Kung tatandaan natin yung mga keys to victory na na-mention kanina, it's all about yung winning the jungle or setting up para kay Carl Tizen na makapag-jungle. At alam natin ito yung double trap setup. Bukod sa vision, mapapabilis niya yung pag-take ng jungle creeps. Omega with the answer. Ang bilis pumili ng Omega Butters. Yun yung sinasabi ni Wolf eh. Kaya na pa, si Wolf. Kasi nga, napapansin mo, itong dalawang hero na to, yes, ang ganda nila magbigay ng vision, pero ang pinakakahinaan nila is yung hard engage. Mm-hmm. And Kufra is that hard engage na kinakailangan. And ang daming gap closer din eh, no, Wolf? Man, dito pa lang sa first three picks ng dalawa eh, parang play-by-play na ang dating sa akin kasi ang bilis pumili ng dalawang koponan. Romekta alis agad ang Bren Esports after the Kufra pick. And now you also have the Lunox and the Harit. Nire-respeto ngayon ang Shadow Assassin na si Kelra. Sakto, dalawang heroes na pangkontra talaga dun sa Alice. Tapos yung Alice na dapat ay mapupunta din kay Kelra, kinuha naman ngayon ng Bren Esports. Who's to say na ang Omega ay kukuha ngayon ng pangsagot sa Alice katulad ng si... Actually, pwede sila mag-cloud eh. Open ang cloud. Ginagamit niya ng Omega. Then, bigyan nila yung Lancelot para kay KelVJ. Unless, of course, yung Bren Esports, kukunin na nila ngayon mismo yung Lancelot. Napapansin ko, nabanggit mo si KelVJ Butters. Alam ko, familiar ka sa storya ni KelVJ at ni Carl Tizzy. Sabay pumasok. Halos sabay eh. Halos kung isipin sabay mo, halos sabay pumasok. Parang Trinity sila eh, together along with Hajizi. Diba? Halos familiar ang journey nitong ni KelVJ at ni Carl Tizzy. Bigyan mo ba kami ng onting description ng attitude nitong dalawang king na to. Itong dalawang hari na to, hari ng Southeast Asia at hari ng mundo ay mga mabait na bata. Mm-hmm. Napaka pagagalang to and napakalapit sa mga magulang. And parehas alpha eh. Parehas alpha sila eh. Pagkasama nila yung pamilya nila, ibang tao sila. Mm-hmm. Pero pag nasa land of doon na, nasa Celestial Palace na, automatic yung alpha instinct. The killer instinct. Nag-agree ako sa iyo dyan dahil si Carl Tizzy ay binansagang ang tusok ng Pinas. Oo. And syempre si KelVJ, the king ng panahon na talagang pinoprotektahan siya. Ngayon, Benedetta ang favorite ni Carl Tizzy. Any picks dito, Wolf? I think Lancelot na yung kailangan ko nito ng Omega pang sagot dun sa Popolent Kupa. Tapos kuha sila ng either Beatrix or Claude. Beatrix, ganun din. Mas maganda siya actually kaysa sa Claude sa meta natin ngayon. And Beatrix wins against Yanis. Instead of the Lancelot, Hayabusa ang pinili. At alam natin na hindi yun yung pinaka-solid picks. But a very nice answer. Napaaganda ng lapu-lapu ngayon. Whoa. Dito para sa Bren Esports. Isang malupit na burst down laban sa Beatrix. Ang dali niyang patayin. At it can win laban sa isang Paquito. Mm-hmm. So nakikita niyo dito OMG, going for that Hayabusa katulad nga na sinabi ni Wolf. And nagugustuhan ko din yung idea ng Hayabusa kasi ang daming mga backline heroes dito for the side of Bren Esports. But at the same time, yung gap closer, yun yung pinaka-importante ngayon para sa Bren eh. Kasi meron silang isang hard engage lang eh, which is si Alice. So kinuha nila yung isang lapu-lapu para kahit papano ay nasa tamang balance sila ng pag-engage at pag-poke. Ang bilis ng pagpili ng dalawang kuponan.
ang dami pang natirang extra timers para sa picking phase at sa banning phase. This is it. Brenny Sports versus Smart Omega. Who will take their shot? At sino nga ba ang tunay na malakas? It is going to be the Kelra and Kiel, the Double K Connection versus the TZ Brothers. Here we go, Butters and Wolf. Parehas ang opening ng dalawang koponan. Purple buff agad. Sabay may onting pag-leash sa kanila mga supports. Kung mapapansin mo si Kelra, talagang nag-a-advance siya dito. Hinahanap niya si Malik. Mm-hmm. And Malik, ni-utilize niya naman yung side brush na para kahit paano, hindi siya mababawasan, but at the same time, nakukuha niya yung XP na para sa kanya. Tama ka, Butters. Actually, nabanggit sa akin to ni Wolf. And ang Alice at level 1 ay pwede mong ipoke. Yep. Na mukhang ganun nga ang ginagawa ni Kelra in the top lane. Kung mapapansin mo, umaangat siya to the point na napilitan si Lusty na umangat para makatulong ng onti. Ngayon pa lang, actually, magiging level 2. Si Malik. Yeah. Well, tinulungan din kasi siya nung popolin ko pa ni Lusty. Although, mas mabagal siya mag-clear. Si Beatrix, si Galron, napag-clear siya agad. At malakas talaga yung poke potential ng isang Beatrix laban sa isang Alice. Yeah. Ang interesting dito para sa Brenny Sports is si Rebo ay magiging quote-unquote support ulit, mid lane. Huh? At akala ko din ay yung switching ng Malik at Few ay sa post sa mid, 4 or sa mid si Malik. Hindi pala, kukunin siya bilang god laner ng Brenny Sports. But we are having an initiation dito sa may baba, Brenny Sports. Yeah. Papapatakbo sila and wala namang casualty na magaganap. Mukhang chillax lang muna dahil si KLVJ and si Carl TZ ay parehas magta-transition dito sa bottom side. The turtle will be up. In 4, there you go, 4 seconds. Actually, nandiyan na nga. Carl TZ is also here. May onting laban tayo sa Crab Coin. Parehas ang plano ng dalawang hari. Both of the teams are also protecting this turtle cave na mukhang sisimula na ni KLBJ. Sinong pwedeng mauna dito, Butters? And now we are seeing Omega. Sila ang nauunguna, Pana hindi tatama. Pero Manjin, nag-iikutan na sila dito eh. Yun nga eh. Pareha silang nagbibait sa laban. Meanwhile, look at Malik in the top lane, Butters. Mukhang hindi siya pwepwersa sa baba. So sa 4-on-4 engagement, meron ka ba nakikitang pwede mangyari, kaibigang Butters? Na nakikita ko dito is yung pinaka-main parang initiation ng side ng Brian Esports, which is makikita mo kay Malik ay mawawala. And hindi rin kasi pwede sumama si Kelra kasi kailangan niya nga bantayan to. Actually, ang nag-initiate this time ay si Ito Max. With the inyang overturn, that is the bouncing ball para kay Chakno. Dalawang kupunan ay nire-respeto nilang bawat isa. Magre-reset na ang purple in a while, but look at Malik, hindi talaga umaalis sa top. Habang si Kelra ay magpa-farm na rin ng Crimson Lizard. Meanwhile, Carl Tizzy, ang may iwan, Chakno, ang kamandag ay makakuha ng isa. I'm not entirely sure kung paano nangyari na napunta sa Omega yung Lita Wanderer. Pero napakaganda nun kasi nahuli si Carl TZ. And Carl TZ, low HP, tas naglalakad siya sa may mid lane. Yun yung medyo mapapakwestiyon ka bakit siya nandun at nahuling-huli siya ni Chakno. Because of that, Omega Esports, they will take the first blood. Tsaka kasi yung Little Wanderer na yun, nagiging bait na rin siya eh. Minsan, di ba? Na parang kapag kamamasdan mo lang siya at may lumapit na jungler doon, lalo na pag ikaw Kufra, pwede mong talunan agad yun eh. The bait to Wanderer. Tama pwede. Ka nun. Pwede, at mukhang ganun nga yung naganap. Natatalo sa pokes right now ang Brenny Sports. Ito, Max doing a great job sa kanyang mga first skill movements. And kasama din, actually, ang pag-fake ni Renjo sa kanyang mga left jab, right jab. Meanwhile, Flap TZ susubok habang si KLBJ papasok ng isa. Third na mapupunta pa rin sa side ng Bren. Ito na naman si Chakno. Parang dati lang, classic. Meanwhile, siya yun na mula this time. Ayun yung mga shada ni Kelra habang nag-pop siya ng kanyang ultimate pang clear. So this time, kontrolado pa rin ang OMG ang gitna. Oh! Yatap si Carl TZ. That could have been a disastrous play para sa side
ng Brian Esports. Buti na lang, kumana ng onti doon yung Benedetta. Kung hindi, dalawa sila nahuli ng Kufra at yun pa yung magiging malaking advantage na pwede kunin ng OMG. Actually, Butters and Wolf, ang bagal nung facing nung nangyaring laban eh. Parehas kasi silang nagtatansyahan. Parehas sila, parehas nilang nire-respeto yung bawat isa. Pero para sa akin, ang lumalamang sa pag-spam ng wave ay walang iba kundi OMG. Merong ultimate dito si Kelra na ginagamit niya. Chakno also, want to sawang Tyrant's Revenge and Tyrant's Revenge eh. Hindi makapwesto ng maayos ang Brain Esports. Mm-hmm. At kung makikita mo dito, yung OMG naman, sinusubukan naman sila i-pressure ng Brain. Ang tinututukan naman nila dito, si Kelra. Kaso si Kelra nagiging sobrang ingat talaga in terms of just initiating or yung pagpwesto niya doon sa may mapa, doon sa may lane. Hindi talaga siya nag-overextend. Well, kasabay nung pagpwesto niya na pag-ingat niya ay maingat din si Malik na mag-farm. Carl TZ right now, nakakuha ng isa ang side ng Brain Esports. Libre para kay Chakno. Pero may mirror na gagawin ang side ng OMG dito sa baba. KelVJ making a play para sa sarili niya. Wolf. Majid, finally nakuha ng kill si Carl TZ. Ang ganda ng rundown niya kay Chakno. Pero kasi 0-2 ang start ni Carl TZ in the first 5 minutes. Oh. And medyo kailangan siyang pagpag-isipang maigi dito ng Brain Esports. Kasi although may Benedetta ka at meron kang Alice, hindi pwede na nagbibigay ka ng free kills na yun. Tapos ang kabalik na naman niya is si KelVJ 2-0-1. Hindi man nakuha yung first turtle, nakakuha naman ng 2 kills ngayon si KelVJ at sobrang crucial nun para sa isang jungler. Tabla pa rin ang laban eh. Tama ka, Wolf eh. Kasi yung mga trade na nakuha ng OMG mas pumapabor sa kanila. This time, this is another turtle para kay Carl TZ. Meanwhile, yung overturn will connect onto 2 as Carl TZ will also use the slash out. Pero Renjo, tatamaan siya this time ng arrow. Another frame spider ultimate. Gumula kay Flap TZ. At habang nangyayari lahat yon, Manjin, si Kelra nandoon sa may baba, tumutulak lang ng mga tore at hindi napipigilan yung pagpa-farm niya. Yeah. Wow. This is still OMG's game. Pupersa pa rin ngayon ang Brain Esports. There you go. Final blow para kay Carl TZ. Siya lang mag-isa dito. First kill in. Ito, Max will fall down. Habang yung pana ay tatama kay KelVJ. Ito na ang totoong play. Pero ayun, si Kelra na rumaratrat na naman. Top turret destroyed para kay Malik. This is Brain Esports right now on the go. Another arrow coming in. Chakno with the reverse ultimate, pero nako, walang follow-up dahil nandito na ang buong kupunan ng Brain. Tatlo ang nawala sa OMG. Magbabak na yung Brain. May kasama pang tower sa gitna. Ito yung kinalaan ng Brain Esports, yung dumadive, yung talagang malakas yung loob. Yung mga pano ni Rebo, dalawang beses tumama doon sa dalawang main targets para sa side ng OMG na nagbigay sa kanila ng opening para gawin yung aggressive play na yon. There you go. At dahil doon, nagkaroon tayo ng items para sa laban. That is Brain Esports definitely winning that team fight, pero 1,000 lang ang nakuha nila in that game. Meron pa bang mga control na pwedeng magawa dito ang Brain, o tuluyan bang makakabawi ang Omega? Speaking of control, napaka-crucial na nakuha nila agad yung mid lane turret. Normally, ang mid lane turret ay huling mapapatumba, side lanes muna, but this time Brain Esports were able to get it dahil nga naman dun sa kills na nakuha nila. So to answer your question, oo, may control na magagawa yung Brain Esports dito, particularly doon sa turtle area kung saan yun na yung kanilang target sa ngayon. Ang laking factor na nawala ng mid lane turret ang Omega kasi nagbibigay yan ng vision ulit para sa Brain Esports. At alam naman natin, daming pang vision ang Brain. Meron silang Selena, meron silang Populant Koopa. Dagdag mo pa yung fact na nadurog nga nila yung mid lane turret. The vision game is way too real for Brain Esports. Napakaraming traps. Hindi makapwesto ngayon si Itomax. Mumpwesto rin si Chakno. Ayun na nga. The first time makakuha si KelVJ ng Retribution. Magbaback na lang muli ang OMG. This is vintage OMG. Wow. Kung saan pwedeng umabot na naman ang late game ang laban na to. Yun yung kailangan ng OMG kanina pa. Yung hingay. Kailangan nila makuha yung turtle. Kailangan nila maagaw yung turtle para hindi na matapang masyado si Carl TZ na gumawa ng mga plays na gano'n. Chakno and Kelra. Chakno pinasa sa buong bala ng Nibiru's Passion. Ni Kelra, first kill para Kelra dito. Nakita nyo na yung tunaw factor talaga ng isang Beatrix. And honestly, ang Beatrix, ang kailangan talaga niya is meron siyang katulong mang lockdown.
Yun ang lagi nating hinahanap kapag if you're looking to activate yung isang Betrix, lalo na pag galing sa gold lane. Yeah! Doon sa may mid lane na Betrix, ganun din naman halos. Kailangan mo lang ng pang-stun, pang-lockdown, tapos siya na bahala mag-burst. Kasi medyo, the thing with Betrix is, burst po, ano siya eh, burst yung kanyang nature, pero medyo kailangan mong konting bumabat ng kaunti para, kumbaga, maitutok niya kung saan anong kailangan niyang balik. Kumbaga, dapat ikaw si Andrew E. Mm-hmm. Itutok mo, ipasok mo, and boy, walang the please. Tama. At yun yung ginagawa ni Chuck Nu para shoot. Para shoot yung mga ultimate ni Kelra sa laban na ito. And Kelra, look at this. Just switching guns after guns. One death only. And still, it's an even ball game. 10 minutes in. Yung mga pakayang Omega, no? Ito yung interesting na nagagawa ng Omega. Ang ganda ng kanilang macro play. Pero yung Brenny Sports, meron mga gandang mga mid-game plays. As we saw earlier on, nakakuha nga sila ng Torre in the mid lane, but interestingly, hindi siya na-follow. Siguro ang Brenny Sports nag-iisip pa na kailangan nilang makakuha ng farm pa para kay Malik. And now, with the Holy Crystal, this could be the potential. And nakokontrol nila yung initiation game na meron dito si Chuck Nu. Yes. Dahil nga sa vision game na namanggit kanina ni Wolf, kumbaga, hindi nakakahanap ng mga brush dito si Chuck Nu para gulatin yung side ng Brent. Alam mo, Butters, alam mo, Wolf, tama kayo dun sa vision game eh. Pero alam natin yung character ng Omega eh. Perfect talaga sa kanila yung sinasabing bugbog sa una, tapos biglang lalakas. Kasi yung mga ganong ginagawa ni Chuck Nu kanina na nakakapag-set up para kay Kelra, yun yung mga butas na sinasabi natin sa kanila na willing silang kunin to take the game away. And unti-unti natin yung nakikita this time. Look at this, even Renjo pumupoke ngayon sa kanyang mga dashes para magsimula mabait ang Brenn Esports sa laban. With the pacing of the game right now, maniniwala ako na pabor na sa OMG itong tempo na to. Correct. Kailangan may gawin yung Brenn Esports para ma-pressure na sila ngayon at mag-break na sila ngayon. Oof. Man, napakalit na play nun, but you have to comment si Malik. Yung meron ng death party na ginagawa yung Omega doon eh, parang igugo na nila yung top lane, apat sila nandun, pero nakaramdam, nag-meeting na eh. Oo. Nakaramdam si Malik, parang may mali sa hangin, tapos nag-back siya, saktong-saktong distansya para hindi na siya i-go ng Omega. Spot. At maiwasan niya yung unang rotation ng Omega laban sa gold laner ng Brenny Sports. Spider senses para kay Malik in the top lane, forcing OMG to back off then, Butters. Parang, alam niyang namalikmata siya. Pero, alam niya sa sarili niya na, ay, teka lang, totoo yung nakita ko. Parang ano, no? Parang malik sa hangin. Malik sa hangin. Ang nangyari, nagkaroon siya ng sense. Actually, 2 minutes na tayong nag-aabang sa Lord attempt. Parehas humihinga ang dalawang koponan. Yes. And actually, OMG ang nagsisimula ng split para sa laban na to, Butters. Naniniwala din ako kanina, Manji, na hindi worth it ang level 1 Lord lang. Mas nag-aim itong dalawang team na to na kunin na yung Luminous Lord. Ngayon na. Para matapos na agad yung laro. Kasi makikita mo eh, na kung sino man yung makakuha ng Luminous Lord, automatically, sila yung magkakaroon ng map presence na todo at baka lang ha, mabasag nila yung isang Torre sa base ng kalaban. Well, Butters, mukhang ganun na ngayon gagawin kasi pwedeng i-reset na tong Lord at Luminous na. At nagpapaunahan na dito sa gitnang brush. And still, it's Brenn Esports defending the tower in the mid. Omega ngayon ang nahihirapang mag-step up. Pero nako, mukhang ito ata ang tunay na laban. Carl Tizzy, makakatakas sa kanyang eye for an eye. Gano'ng ka-importante yung move na yun para sa pares sa teams? It's very important kasi dapat purple mapupunta sa Alice pero hindi nila nagawa. Okay, pero teka lang, Wolf. Pasok ngayon si Malik. There you go! Oh! Final 2-3! Nice setup ang mumula dito kay Flap Tizzy! At ngayon, dalawa na wala side ng OMG. Flap Tizzy, nagalit na sila Pulapu, pare! Nagalit na nga sila Pulapu. And sinabi kanina sa Kiss to Victory is to contain Flap as much as possible. Sinabi din rin yan ni Renjo doon sa kanyang interview. Pero nilabas na si Flap. Talagang pinakita niya na kung ano yung kaya niyang gawin. And three-man stun para sa kanya. Wow! Perfect ultimate para kay Flap Tizzy. Pare! Tignan natin yung Oppo Instant Replay. Ano bang nangyari doon?
Well, ito yung ano, punish talaga under the turret, sumugot ang Omega tapos ready dun si Malik. And like you said, the boom! Timing mula kay FlapTZ. Gagawin mo is ipapo muna yung ulti tapos tsaka ka mag-flicker mid animation ng pag-swing ng mismong espada doon nila Lapu-Lapu para magulat mo talaga yung kalaban. Saktong-sakto masastan at mahuhulin mo talaga kung si makatapat. Dalawa yung nakuha niya doon, sakto. 2 plus 2, Lapu-Lapu. Tama. Kinabahan si Bayani. 3 plus 3. Christmas tree. Tama. Alright. Pero wow, Bren Esports, guys. Joking aside, Bren Esports, ladies and gentlemen, taking the first victory sa setup. Pero again, we all know OMG. Ilang beses na nagkaroon ng mga skirmishes na akala natin na lugi yung OMG, na three man, nahuli sila ng tatlo, nahuli sila ng dalawa. And then, bigla silang nakakamba. Remember, 15 minutes na. Kumbaga, itong Bren Esports, cerebral sila eh. Kumbaga, lahat ng mga pwede nilang gawin sa'yo na magwawala ka sa game mo, talagang pinapakita nila na, ah, kaya ka namin i-take out or i-pressure para hindi ka makapaglaro na maayos. Pero yung OMG naman, yun naman yung gusto nila. Uh-oh. Yun na pe-pressure sila ng todo. Kasi pa na-pressure naman sila, doon sila natutuwa eh. More pressure, more power. Uh-oh. Kung ikaw ang OMG, ilang beses natin nakita to, sila na nga yung bagong comeback. Ngayon, actually, parang 18-minute curse sa kalaban. Agad, ang lagi nating nakikita sa kanila, this time, Bren. Sila ang napipressure na tapusin this time ang laro. But again, si Wolf ang nagsabi nito, as long na may alis ka, may damage ka. Yes, damage output mong last sa Bren Esports up until the late game na doon. Ang interesting sa isang Beatrix ay hindi siya ganun kalakas sa late game compared sa ibang mga marksman. Particularly kasi wala siyang, hindi ganun kataas yung mobility niya. For example, Claude, di ba? Kaya mag-in-out sa laban dahil sa BMI. But si Beatrix, isa lang yung mismong talon niya. Mm-hmm. Kumbaga, yung repositioning niya. And early game, sobrang lakas siya. Mid game, sobrang taas din. Pero sa late game, naging intriguing na eh. Kailangan maka-free hit siya as with any other marksman. Pero yun yung problema, hindi ganun kataas. Tapos, nakadepende kasi siya dun sa mga bala. So, hindi siya laging mataas yung uptime. Mm-hmm. So, kailangan pa niya mag-reload minsan. So, kailangan mong sulitin yung mga skills mo. Correct. Ang strength talaga ng isang Beatrix is kapag na-wipe out yung Bren Esports, yung pushing potential niya sobrang bilis. Yan na kailangan makuha ng Omega ngayon. For Bren Esports, pwede silang mag-all-in lang talaga dito kay Malik. Mm-hmm. And si Malik ang bubuhat sa kanila sa late game. Gusto ko balikan yung binanggit mo dito, Wolf, about setup ng side ng OMG. Merong Kufra at meron ding yung overturn. Oo. Na pwedeng maging setup kay Kelra. Again, I agree. It's all about the reload. It's all about the positioning para sa Beatrix. But then again, kung iisipin mo yung Bren, pwede kasi silang lumaban ng hiwa-hiwalay eh. Oo. Benedetta, you also have the Lapu-Lapu. Hindi nila kailangan ng set. Ang kailangan nila ay mga solo-solo kills. Tama ba, Butters? Oo, and meron din silang opportunity na i-turn yung mga clashes na ginagawa or pinipilit ng Omega dito into opportunities gamit yung kanilang alis. So, marami talagang ways para sa Bren Esports na lumaban. Pero ang ganda ng conceal na ginawa nila dito. Okay. Oop. There's your stretch. Para kay Chakno, Carl TZ. Kukunin lang ng mapayapa yung purple buff ng Omega. Omega ngayon ay nagtitiis sa kanilang base. Tiis pogi technique muna. At para sa OMG. There you go. 18 minutes. Here we go. Para sa Omega. Biglang lumalakas. Na naman. Ito na naman. Para pala silang ang si kapangyarihan. Ang kapangyarihan eh. Para pala silang The Incredible Hulk. Pagka dumating ang 18 minutes, tumunog na ang bell. Tumunog na ang bell eh. Tumunog na ang ding-dong. Tumunog na ang ding-dong. Kapag tumunog na yung ding-dong, oras na. Hindi kasi pag 18 minutes na, bawal na sa mga bata. Tinatawag na si Kuya. Oo. Si Kuya na ang naglalaro. Yan yung sinasabi. Yan yung literal. Si Kuya na ang naglalaro. Narinig na ng Bren eh. Sinimula ng Bren ang Lord. Masyadong kilala ng Bren ang Omega na lalaban sa ganitong situation. Eto na, sinimulan na nila. Bravest Fighter, sino tatamaan? And it's Rage! Pero bitin yung damage output ni Kelra this time. Mapapat-TR out siya as Chakno will fall down. Yeah. And now, Bren Esports, transition agad sa Lord Pit na to. Ang ganda ng turn na ginawa ng Bren Esports nung nakita nila si Chakno. Alam nila si Chakno yung pinakakalaban nila at that moment na kahit narrow yung space, talagang sinugod nila, talagang lahat binuhos nila. Di sila payag na ma-Chak Mamba dito, oo. Wolf. At alam niyo kung paano nila napigilan si Chak Mamba, tignan natin ang mapa. Puro traps ng Bren Esports na huli din doon si Chakno. Kaya naman din nakatalon doon si FlapTZ.
At additionally, yung ibang mga traps mula sa Bren Esports ay tinitignan na naman yung ibang parts na malapit dun sa Lord. Kaya alam nila na kaya-kaya nilang bigyan doon si Chakto kasi alam nila na walang ibang taong pwedeng makaligtas kay Chakto. Kung si Chakto ay may immortality nung time na yon, pwede pa siya mapag-adabar sa Omega. Pero hindi rin gano'ng kataas pa ang farm ni Chakto. Kakakuha lang niya ng kanyang Athena Shield after niyang mamatay. So, ang bilis lang din niyang tunawin nung moment na yon. The question is, kaya kayong makabalik dito ng OMG dahil sabi ng Brent, tama na. Tapusin na natin. Charge para sa Lord sa top lane. Pulado ngayon ang base. There you go. The base is down. Brent Esports. An arrow will connect. Sinong tatamaan dito? That's going to be Chakto. Pasok naman si Malik this time. Chakto pulado. Pero nako po. Yun yung mga sapak ni Regio. Abang Flap Daisy ngayon namumula. Flowing blood para kay Malik. Si Flap Daisy ang may iwan. Flap Daisy! Merong immortality kanina. Pero ngayon wala na. Yatap si KLBJ. Habang si Chakto wala din namang tatamaan. Dodge lahat ng Bren Esports yun. Parang nakikita ako dito, man. Gene Wolf, ah. Hindi ata yung 18 minutes yung ano eh, yung timer eh, o yung alarm ng side ng Omega. Ano yun? Ang alarm ng Omega kapag tumapak na sa base nila. Doon sila papalag. Oo. Kaso Butters, ang nanalo para sa akin sa laban na yun is still Bren Esports. Of course. 10k gold right now. Nung pumasok sila ng ilang beses, akala natin mahuhuli na, biglang nag-out yung lima. Tsaka may nakuha din na immortality dun si Flap TZ, and there was another one even after the burst of the Kagura. Omega will try to make a play this. Oh. Renjo ngayon. Si Renjo ang atake yun dito. Na-stun si Renjo dito. Naku, masyado masikip ang laban na to. Flowing blood. Eto na yun. Iberus Passion. Oh, pero Chakto once again. Double stun. Double Tyrant's Rage. But that is Carl TZ. The Tusok King is back. There you go. Itusok mo. Tusok mo ulit. Abang si Kelra ay nandito. Romara Trat. Naku, napapaligiran na si Kelra. Si Kelra kumampi na hata sa Freddy Esports. No! That's it. Cinco Kamote. Shoutout to Kuya D. Bren Esports will take game number one. And ito yung Bren Esports na ina-expect ng mga fans na makita dito sa Season 8. And nakikita nyo, Malik successful sa kanyang debut game sa MPL Philippines. Debut game at magandang balita. Bren Esports finally getting game number one.